Summer rain on a window. Watch the time float on. Road trip. Gano'n pa tayo kalayo? Dalawang all too well na lang. Dalawang all too well na lang, ha? Mga 7.7 kilometers. Pag ito, hindi pa nakarating doon. Ha? Cancel na. Cancel. Cancel na to. So, syempre, nasa liblib na kami. Hintayin ko na lang lumabas dyan yung Maki Horror. Let's go. Ano? Tapos na yung kanta ni Taylor. Wala pa tayo. So yan, we finally made it here sa the boathouse at Calatagan around 5 p.m.-ish. So nakita niyo naman kanina, rough roads papasok dito. Nasa loob siya ng private na subdivision. So yun, so ito, pagpasok niyo, doon na kami nakapark sa may gate. Tapos ito, on the left side, may kita niyo yung pinaka rooms. So there's 4 rooms nandyan sa building na white. Mamaya I'll go in depth para mapakita ko lahat ng rooms. Yan, so each room kaya niya siguro 4 to 6 people. Pero I think sa AirBnB nakalagay maximum 16 people ang pwede magstay dito. Ang rate pala dito per night is 18 to 20,000. Yung stay namin ngayon, I think umabot ng 20,000 per night. 3 days, 2 nights kami dito nagstay. On this side naman, andyan yung swimming pool and malaking open area. So, yung pool may kiddie pool, tapos yung pinaka main na pool, parang infinity pool effect siya. Warm yung water, in fairness. Kasi itong nakikita nyo, dyan pwede maglagay ng projector. Pero di na namin nagawa kasi maulan long time na to. Kasi yan yung open kitchen / dining area. So walang living room dito. Ganyan lang siya. Dyan lang kayo pwede tumambay kung gusto nyo magsama-sama. Tapos yung kitchen malaki siya. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Sunset dito, pink orange sky. So yan, nakatoko kami for the first night dinner, and when I say kami, syempre si Angie, and siya naman ang magaling magluto. Nag air fry siya ng lechon kawali, tapos nagprito ng pork tonkatsu. Oh, sarap talaga ng pagkain dito. So yan, mukhang enjoy naman yung buong family.
guys. So, dito kami sa the Boathouse at Calatagan. And go walk around ako para makita ninyo. Sayang lang, medyo maulan ngayon nung nagpunta kami. Pero okay lang. Enjoy pa rin naman. So, medyo malaki yung space. Merong swimming pool, tapos merong 4 bedrooms, and each bedroom meron sariling CR. So maganda siya for big groups. I think tasha 16 people. So yan, here's the place. Very close to nature. And sobrang laki niya. That's the house. And mamaya pakita ko yung each area. So this is the kitchen. Open space lang siya. Ayan yung... dito yung projector kung manonood. And then dyan yung grill. Stay-9 dining area. So yan yung kitchen. Open lang siya. And then, ito na yung apat na rooms. That's the first one. Dyan sila mama at papa. Dito sila Alpha. Dun kami sa taas. Oops. And then dyan sila kuya. Ikat tayo. Nung hapon, nagkayayaan pumunta dun sa beach. Nag-car kami kasi rough road, kaya ay namin maglakad papunta dun. Yun nga lang, medyo na-disappoint kami kasi madumi yung beach, saka hindi siya summer na pwede kang humiga-higa or tumambay talaga. Sabi nung caretaker, merong Little Boracay dito na pwede mong puntahan by boat, pero hindi na namin napuntahan kasi maulan, so sayang lang. Hi guys! So, last day na ng aming trip dito sa The Boathouse at Calatagan. Kaon, masasabi mo sa trip na to? Okay naman. Enjoy naman eh, enjoy, lalo na nung swimming kami overnight. Tsaka, buti hindi umulan. Pero kagabi, sobrang lakas na. The whole night, grabe yung ulan. So yan, ito yung view namin sa balcony. And dyan yung pool, tapos yung kitchen area, so yun yung balcony. Kasi ito yung papunta sa kabilang room kay na kuya. Ayan guys, yung isang bedroom. Magulo na kasi pauwi na kami. Pero ayan siya. So ito yung typical, yung bedroom namin sa kabila, yun yung hindi typical. Pero ganun din yung setup. Merong sink, ganyan. So, may kanya-kanyang CR talaga. I think may problema lang yung CR nila daw dito. Tuloy-tuloy yung takbo ng water. Pero okay lang. So, yan. So, yung tatlong bedroom ganito siya. Dalawang double bed or queen ba to? Na magkatabi. So, sa amin lang yung tatlo yung bed na setup. So, yan. Ito siya. Yun lang. Pero ito naman yung nagustuhan ko dito. Yung balcony. May mga ganyang pa-effect. Yan. Pwede kang tumambay dito sa room. Tapos doon din. So, ayun. Ito yung bedroom namin. Tatlo yung bed. Sa amin lang yung ganitong setup na bakal. So, ganyan siya.
May sarili ring CR and sink. Tapos yung shower, meron na siyang kasamang shampoo at shower gel. And provided din nila yung towels. Yan. Tsaka they also provided yung extension cord. Yung TV, wala kang mapapanood. Mayroon lang, I think, USB pa rin ko nakita. And then, ayan. Ito yung sa pang bedroom. Dito sila, mother, nagstay. Ayan. So, gaya nga ng sinabi ko, para lang silang kapares nung bedroom sa taas na may dalawang double bed. Ang problema naman sa kanila, I think, yung CR din. Something about the flush. Ayan. Ayan yung dalawang beds. So, ganun din yung isa pang bedroom. Mayroon din silang mini balcony. Kasi ito yung may malaking open area. Hindi na namin siya masyadong na-explore. So tara, puntahan natin ngayon. Yan. So, siguro kung may nagti-team building dito, magagamit nila ito lahat. Ayan, tas kahapon si Kuya, dito siya nag-grill. Yan yung grill. Ginamit namin kagabi. Yan yung papunta din ng kitchen. So, ito. Ito pa yung malaki pang open space. Very nature-y. Yan. Ito yung papunta na ulit sa kitchen. May daan dito sa gilid. Naglilikpit na yung mga tao kaya very busy. So, yan yung dining. Good for maraming tao. Tapos, ito. Tsaka kami nanood kagabi. Ito na yung dirty kitchen. So, yan yung mga lutuan. Dalawa yung sink. So yun guys, yun na ang aming stinayan dito sa The Boathouse at Calatagan. Ah, ang maalala ko pala dapat sabihin, hindi ito maganda puntahan kung beach yung habol nyo kasi ang dumi-dumi. So yeah. More of kung gusto mo lang ng mag-spend time with your friends or families na madami kayo, like 4 groups kasi 4 bedrooms. Pero nakausap namin kanina yung caretaker, sabi niya, kung gusto niyo daw ng parang Little Boracay, magre-rent pa kayo ng boat, 350 per head. So, ah, meron? Yung maganda. Saan kaya? Kaya pala merong mga boat na nakapark dun sa shore. Hindi natin na-explore. Nakalimutan natin tanongin. Yes. At saka kasi maulan yung punta namin. So, most of the time, nandito lang kami sa indoors. So, yun lang. Hope you guys enjoyed this video. If you like this, don't forget to subscribe and like the video. Bye! See you in Manila! Bye!